Napapagod ka na sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, sa sakit mo. Hindi ka makapagpatawad, nagagalit ka, naiinis ka, ang dami mong iniintindi. Nakapagpahinga ka na ba? And right now, Jesus is offering something. Sabi po niya, come. Because Jesus has an invitation. May invitation po sa ating lahat, ang ating Diyos. Sabi po niya, come to me. Ibig sabihin ito, hindi lang ito simpleng paanyaya ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Kundi ito po isang kumanya para sa ating lahat. Kung ating Panginoong Jesus po ang siyang nagahari sa ating mga buhay, syempre po, di ba, bilang isang hari, nandun po dapat yung ating pagsunod. Or Lordship, siya po yung nangunguna. Tayo po dapat yung mga tagasunod lang po sa ating Panginoong Jesus. Amen! At ang utos po na ito, hindi mahirap gawin dahil masarap po sa presensya ng ating Diyos. And hindi rin sinasabi ni Jesus na come tomorrow, come later, come someday, or in the future, but today. Ngayon po. Come today and leave your self-reliance effort. May mga bibitawan po muna tayo. Sige nga po, ganyan po natin yung ating mga kamay. Lahat po ng kasalanan, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating sitwasyon, bitawan po muna natin para malaya po tayo makapasok sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Because every time we go to His presence, sa presensya po ng ating Panginoon, laging may bago. Laging may ginagawa ang Diyos. May rest kapag pagod ka na. Tandaan po natin na in this world na ating ginagalawan, ang daming ino-offer. Tama po. Upang maging aligaga tayo sa lahat ng bagay, madagdagan ang ating mga iniisip at pasanin. Basahin po natin sa The Message Version. Ito pong Matthew 11, chapter 11, verses 28 to 30. Are you tired? Okay, sabi po ni Jesus, are you tired? Worn out, burn out on religion. Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Nais po ba natin to maranasan? Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, sabi ng ating Panginoon. And you'll learn to live freely and lightly. Alam niyo po dito sa ating binasa, ipinapakita po dito kung saan na burn out po ang mga tao, not just in their regular work. Hindi lang po pala sa mga ginagawa nila araw-araw, regular errands, kundi sabi po dyan, burn out on religion. Nakaka-burn out po pala ang too much religiosity. Alam niyo po, that time po kasi, mga traditions na nakasanayan nila ng mga Jewish leaders, patuloy nilang ginagawa at pinapagawa sa mga tao. Nung binaaral ko nga po ito, nabasa ko po, sabi po doon, na napipilitan na lang. Jesus knew that this is happening, that this happened, at patuloy pong nangyayari. Sinabi nga po niya in Matthew 23, kung di po ako nagkakamali, verse 5, in New Testament version, sabi po ni Jesus, doon, pakitang tao na lang ang ginagawa niyo. Jesus wants relationship, not religiosity, religious activity. Alam niyo maganda na meron po tayong ministry. Huwag niyo po akong masamain. And active tayo sa mga gawain. But make sure lang po, hindi natin ito ginagawa o napipilitan na lang tayo.
Dapat may galak, may joy. At sana, hindi din po ito nagiging pabigat sa ating mga layunin. Alam niyo po yung prinsipyo ng kingdom. Hindi maaaring gumalaw ang isang servant o gumawa ang isang servant ng kahit ano sa kingdom kung hindi muna siya sumasangguni sa hari. Tayo po, sumasangguni pa po ba tayo sa ating Diyos? At ganyan din sana sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Siguraduhin po natin, tayo lang po kasi yung nakakaalam po ano po yung tunay nating kalagayan sa harapan ng ating Diyos. Isa po ba tayo sa napipilitan na lang, pagod na, feeling mo, gagawin ko to, gusto to, gusto yan. Ang daming gusto. May conviction pa po ba ng Holy Spirit? Bakit? Dahil yun po ang gusto ng ating Diyos. Yung hari ng mga hari ang gagamit po sa atin. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Rhythm of grace, ito po yung life synchronized with God. Kahit ano pong galing natin, we must be dependent sa habag at biyaya ng Diyos. Amen! Tandaan po natin na bawat ginagawa nating trabaho ay hindi lang po ito para sa atin. We have an audience of one. Kundi para sa ating Diyos na nag-uutos sa atin na gawin ang mga bagay. Siguro po madalas ko itong sabihin na serving God is never easy, but everything is worth it. Amen? Worth it ang maglingkod sa ating Diyos! If we work with the Lord, pag alam natin si Lord talagang kasama natin, kahit anong sabihin ng iba, kahit anong idikta nila, makikita po natin yung bunga. May resulta na galing sa ating Diyos. Hindi man po ito speaking of monetary, financially, but you will see how God move and work with us. Yeah, let us work with the Lord. At magagawa po natin yan dahil sabi niya dyan, watch. Tingnan po natin kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang tungkulin dito sa lupa, kung papaano niya ito tinapos ng walang pagreklamo. Alam po, isa pa pong bagay, kaya bakit ang word na rest, according to John. Mababasa po natin yan sa 3 John chapter 1, verse 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay. Alam niyo po, John's prayer ay di lang po maayos na healthy physical. Bakit mas masarap po maglingkod sa ating Diyos na pati spiritual natin okay? Mas masaya po, nagigising tayo bawat araw na may saya, may galak sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Hindi yung, magmi-ministry na naman ako. Nakapagod na. Minsan, in order to please God and people is to work, 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 and work. Hindi lang po ito, I'm not pertaining po sa ministry lang, kundi po even outside. Dahil abala po tayo sa maraming bagay eh. Sa trabaho, kung anong gagawin natin para sa araw ng bukas. Pero po, kung ang ginagawa natin is hindi resulta ng pahinga natin sa ating Diyos, you will feel drained. Minsan kasi yung rest hinahanap po natin sa iba, hindi sa Diyos. Amen! Para sa atin po, life is about working. Doing for the people, doing for this, doing for that. And the consequence po, our soul will be burned out and exhausted. Know the condition of our souls. Okay pa ba yung condition ko ngayon? Nakapagpahinga ka na ba? Naririnig pa ba natin yung tinig ng ating Diyos? Naririnig pa po ba natin yung puso ng ating Diyos? Baka po, mamaya hindi na dahil abala po tayo sa madaming bagay. We are burned out. But God demonstrate rest. Basahin po natin sa Genesis 2:2. Tapos, tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa 7th araw. Alam niyo po, aniniwala naman po ako na si Lord hindi nakakaramdam ng pagod. Pero He rested to be an example to all of us. To set an example to all of us. Dahil alam po ng Diyos kung ano yung beauty,
kung ano yung ganda, kung ano yung kahalagahan, kung ano yung power ng pagpapahinga. Alam niyo po, a healthy soul is a rested soul. Kung gusto po natin ng better soul, mag-rest din po tayo minsan para manumbalik ang puso natin sa paglilingkod, yung kagalakan, yung saya na paglilingkod sa ating Diyos. May mga desisyon na hindi pasok sa will ng Lord. At late mo na nare-realize. Oo nga, no? O minsan, hindi na tayo makapag-desisyon. Dahil pagod. When we stay in the presence of our God, sa ating Panginoon, mas nagiging radical tayo maglingkod. Mas nagiging radical tayo umabot. Mas nagiging radical tayo sa pagsamba. Mas nagiging radical tayo even sa corporate, even sa trabaho, even sa negosyo. As we remain in Him. Ano po ba yung ginagawa that time nila David, nila Daniel, na sa bingit ng kamatayan, nakagawa ng kasalanan, lumayo po ba sila? No. They stay in the presence of our God. Alam niyo po, what we do in the closet will manifest when we are out of it. Again, sabi po ulit sa Matthew 11:28c, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Alam niyo po, the yoke we receive from Jesus is not like the yoke of the Pharisees, who demanded strict obedience. Dapat gawin mo to, dapat gawin mo yan. At hindi itong yoke na dinidemand ng mundo na constant change. Alam niyo po, di ba? Jesus' yoke is light. Magaan. Kung nabibigatan ka ngayon, dami mong inaalala sa buhay, ino-offer po ng Diyos that His yoke is light. Yung burden ka na, tapos nadadagdagan pa ng bigat, God is offering, Jesus is offering something tonight. Di ba po yung yoke, pamatok? Tama po ba? Ginagamit in agriculture, wala na po ang picture dyan. In farm. Okay. Pag mag-isa lamang po tayo, ang bigat. But the yoke of Jesus, kahit anong pagdaanan, ano yung nararamdaman, ano yung pakiramdam mo ngayon? Ano yung tingin mo sa sarili mo ngayon? Ano yung pakiramdam mo sa ibang tao? Pinalagaan ni Kristo. Pagkaan, pag sa Diyos. And right now, He's offering to all of us, come to me. Masaya ka, malungkot, ano man ang sitwasyon natin, Jesus is offering to all of us, anak, come. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, Jesus' heart to all of us, sa ating lahat, gentle and lowly, mapagpakumbaba, not harsh. In this world, kung ano-ano yung naririnig natin, nabobombard yung ating isipan, nasasaktan tayo. But yung puso ng ating Diyos, He is gentle, lowly, kahit anong gawin mo. Jesus is offering you tonight. Jesus is offering us every day. Yan ang puso ni Jesus. Not harsh and reactionary. Not easily put out and frustrated. Nakagawa ka ng mali. He is never frustrated. Not ready to strike you down. He is the most understanding in the world. Tingin mo ngayon, wala nang nakakaunawa sa'yo. Jesus is offering, anak, Carlo, come to me. Just ang Diyos, pero grabe po ang biyaya niya. Grabe ang pag-ibig niya. Grabe yung pag-comfort niya na inaalok sa ating lahat. That's why Jesus says His yoke is easy and His burden is light. Hindi po sinasabi ng Diyos, He's not saying life won't be hard. May mga pagdadaanan pa po tayo. There is still a cross to be carried. There will be trials. Jesus promised that too. May mga battles pa din po tayong haharapin and hardships to bear and sufferings to endure.
Jesus is not discounting all of that. Hindi po yung binabaliwala ni Jesus. What He is saying, that He comforts us. Pinapagaan po niya. Nag-aalok si Jesus ng kapahingahan kapag andun na po tayo sa estado na yon. When we come to Him, ito matatagpuan natin. The most loving, madaling lapitan, mabait. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon, at siya ang ating pahinga. Stop running everywhere. Come to Him. Let's take His yoke upon us. For Jesus is so gentle and lowly. Nabibigatan ka? Napapagod ka na sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, sa sakit mo? Hindi ka makapagpatawad, nagagalit ka, naiinis ka, ang dami mong iniintindi. The rest we never thought possible is ours in our Christ Savior. So as I sing this song, dalangin ko po na maramdaman po natin ang kaliwan na nagmumula sa ating Diyos. You who are tired and weary, come. You who are weak and burdened, I am your love.